Magandang araw mga ka-amazing. So sa araw na ito ay pupunta kami ng kuya ko sa tabing lawa malapit sa may ilog at magtitingin kami ng pwedeng mahuli doon at pwede naming mayuwi at na pangulam. Bali yan yung kuya ko, siya yung magdadrive palusong ano. So let's go, punta na kami ng tabing lawa mga ka-amazing. At talaga namang kami papunta pa lamang ay nakita ng kuya ko yung nagtitinda ng tuhog-tuhog sa may bandang kaliwa, yung way ng papuntang Ilaya. Sobrang ganda ng lugar namin mga ka-amazing. At talagang napatao na nagutom din yung kuya ko at tumusok siya. So sumama na din ako kasi siya din naman yung manlilibre at siya yung gagastos para dun sa mga kakainin namin. So dito sa pagpunta namin dito ay tumusok yung kuya ko. Yan, shout out pala kay kuya na lagi nagtitinda dyan sa may baywalk namin. Dun pala kami pupunta mamaya at hahanguin ko din kung may huli yung patanga o yung chicken screen na panghuli ng isda. Yun yung sa tiyo ko na panghuli ng isda mga ka-amazing. So habang kami ay kumakain ay nakita ko yung dati kong kaeskwela nung high school na si John David Villa. So shout out sa iyo, medyo mahihiyain po yan. At ito po yung kanyang sasakyan na motor na Raider na pinakamatulin sa buong mundo. At yan yung pinakamabilis na Raider sa buong mundo. So shout out sa iyo classmate. At talagang in-enjoy ko na habang nilibre ako ng kuya ko ay kumain ako ang tuhog-tuhog at siguro ay nakatatlo ako. Tapos nagpunta kami dun sa nakitaan ko ng hito kahapon at naghukay yung kuya ko at susubukan namin na mahuli yung dalag doon sa pwesto na ito at naglagay kami ng butas para dun siya pumasok at dun namin huhuliin ang isda na yon para meron kaming pang-ulam mga ka-amazing. Tapos yan, yun yung lugar namin at talagang galing ako ng laot. So pinat daw ko yung sa aking tiyo na screen na panghuli ng isda at ito yung laman niya, may mga konting dumi na napasama mga damo, tapos may mga huli na orange, tapos may mga ilan-ilan na tilapia at saka ayungin na maliliit. So yan, dumaan yung kotse ng aking tiyuhin na si Tito Nick at tinignan niya kung may huli ako. So ito ako, tapos yan, umalis na sila. Shout out sa iyo kay Carlito, yung bata na yun. So ayan, tinignan na ang kuya ko yung mga huli at nilapitan niya yung isang piraso na yan, yung nakasangit na yan, kasi tatanggalin niya ng tiyo ko sa screen ay may iwanan siya. So ako, babalik na ako dun sa pinagpardahan ng bangka na aking ginamit o aking hiniram. So wala pa tayong gamit na bangka ngayon sapagkat sira, baka naman sa mga ka-follower natin dyan, ka-amazing natin. So tinulak ng kuya ko ito. Yan, nilaglag niya yung kulay orange at nagwawala yung mga kamag-anakan ng orange na isda na malalaking. Siguro mga kuya to, itong mga isda na to. So salamat sa Diyos at may huli ang aking tiyuhin. So ayan guys, dito sa may parte ng ilog ay medyo naipon yung mga kahoy na nadala ng bagyong Karding, nadala ng baha galing bundok. So may mga mangilan-ngilan na plastic kayong makikita. So kahit anong ganda ng lawa, talagang may mga plastic na nadadala dyan dahil sa kapabayaan ng mga tao. So pauwi na yon yung bangka na yon na isa sa mga naglilinis ng Taalik. So bukas papasok na uli sila kasi maglilinis sila. So sa mga nagtatapon dyan, ito masasabi ko sa inyo, tsaka sa nag-iwan ng RC, down kayo. So ayan, pupunta natin yung tiwin ko at dala ko tong sagwan na kanyang hiniram para magamit ko sa pagpandaw ng mga isda. Ka-amazing. So shout out sa inyo Lions International Club sa paglalagay ng inyong ribulto na yon. So shout out sa inyo. Tapos pinuntahan ko na, pinagkakaguluhan yung aking tiyuhin, bandaron, at medyo may mga humingi kung maliliit para gawing alaga at gawing laruan o apakainin sa kanilang bahay. So hindi ko na napigilan ang aking sarili na lumapit at lapitan yung mga ibang huli ng aking tiyuhin. So hihingi sana ako, kaya lang nakita ko na kakainin din nila ito para sa kanilang hapunan ng mga magkakasama na naglilinis
ng ating lawa at saka ng ating ilog, ang Sabang River at saka Taalik. So yan ang laki-laki niyan, ka-amazing. May tilapia, may ayungin, may batang malikot. At saka yun lamang mga ka-amazing. Tapos habang nagkukuhanan yung mga tao ay iniisip nila na kunin yung iba pa para gawin ding pagkain. Subalit sabi ng aking tiyuhin ay hindi pa pwede sapagkat isasaing namin ito at ipapaksiw namin ang mga isdang orange na yan. So let's go, naghugas na ako ng paa. Tapos nagpunta na ako sa aking kuya. Yun lamang, maraming salamat. Huwag kalimutang mag-follow sa aking page at maraming salamat sa pag-subscribe ng ating YouTube channel. Gumagawa ng isang video na magpapasaya para sa inyo mga ka-amazing.